Mga mamamayang, magandang umaga po. Nandito tayo ngayon uli at gagawa tayo uli ng tinapay na may ubi na palaman. At ito na ang mga ingredients. Sasabihin ni Mama Yeps kung ano ang mga ingredients. Ito na po yung mga ingredients natin para sa ating ubi bread. Ito yung harina, bread flour, 9 cups. At saka 1 cup na asukal at 3 teaspoon na asin. Ginaghalo-halo ko na po siya. And then, ito naman yung yeast mixture natin. Ginawa ko dito 1 cup na tubig na maligamgam. Tapos, nilagyan ko ng 2 tablespoon na sugar. Tapos, pinaghalo ko. Pagkatapos, dinagdag ko yung yeast at pinaalsa ko na ng mga 15 minutes. At ganito na yung itsura niya. Umalsa na siya. Ngayon, ito naman yung butter. Bali, 1 cup na butter ito kasi pang 2 recipe. At saka, 2/3 na cup ng fresh milk. Yan, pinaghalo ko na din at na-melt na din yung butter. So, yan na yung hitsura niya. Nag-melt na. Tapos, ito naman yung 2 buo na itlog at saka 4 na yolk, egg yolk. Pinaghalo-halo ko na yan. Pareho lang din to sa ingredients natin kahapon ng Spanish bread. Ang pinag-iba lang dito, yung palaman natin, ay ipapalaman natin ay ubi. Yan. Pareho lang yung proseso ng paggawa ng dough at saka ingredients. Ayan na. Umpisahan na po natin ang paggawa. Tuin na natin ngayon yung ating mga liquid ingredients. Ayan na. Paghahalo-haloin na daw ang mga liquid ingredients. So, ihahalo natin tong milk at saka butter mixture dito sa ating egg at saka egg yolk. Ayan. Hahaluin lang natin. Ayan. Isusunod natin ang ating yeast mixture. Ayan, bumubula na siya. Umulusan na talaga yung ating yeast. At hahaluin naman uli. Yan, hahalo na natin. Pagkatapos, ihahalo na natin dito sa ating dry ingredients. Kuha lang ako ng panghalo. Yan, bubutasan sa gitna, mga mamamayang. Kagaya rin ng Spanish bread na ginawa ng ating expert ko sa kusina kahapon na si Mama Yeps. Ganyan din ang paggawa ng dough sa ubi bread. Ayan na po mga mamamayang, hinalo-halo ng mabuti ni Mama Yeps ang harina. Ayan na. Ayan na po mga mamamayang. Malapit nang matapos ang pagmamasa ni Mama Yip. Paaalsahin na po natin yan ng mga 2 oras or 1.5 hours. Pwede rin. Pero mas maganda daw na paaalsahin ng mahaba-habang oras like mga 2 hours kasi mas lalambot ang inyong tinapay, pero huwag niyong pasubraan ng oras. Mga 2 oras lang talaga. Kasi pag sobra na dyan, aasim na yung tinapay ninyo. Yan, lagyan niyo ng konting mantika sa labas ng dough para hindi dumikit sa langgana. Ayan na po mga mamamayang. Ipapakita ko po uli sa inyo mamaya pagdating ng 2 oras. Ayan na po mga mamamayang ang ating dough ng tinapay. Tignan nyong mabuti, napakagandang tignan, napaka colorful niya. Alsang-alsa na siya. Ayan.
mga mamamayang. At ngayong nakat na po ng maliliit ang ating dough, ito po ang ating gagawin na OB bread. Uumpisahan na po natin. Tignan yung mabuti para hindi kayo mahuli sa recipe. Po ang ating palaman sa OB bread, mga mamamayang. Ayan na po, mga mamamayang. Tinatanggal na po ni Mama Yeps ang ating palaman na OB. Ayan po, mga mamamayang. I-preheat nyo ang inyong mga oven sa 350 Fahrenheit. Ayan na po, mga mamamayang. Umpisahan na po natin ang paggawa ng ating tinapay. Ipo-fold nyo lang siyang ganyan. Tapos ipipress. Tapos ganyan. Parang paggawa lang din ng siopaw. Ayan. Ilagay ang palaman sa gitna. Huwag nyo lang damihan masyado kasi masyado pong matamis pag marami ang ilalagay. Ganyan lang ang pag-close. Yung parang siopaw lang din. Ayan na. Ayan na po, mga mamamayan. Natapos po ang pagbilog-bilog natin ng ating OB bread. Ayan po. Nagbasag ng itlog para ipahid nyo sa tinapay. Ayan. At saka lagyan nyo ng gatas na fresh milk. Tapos babatilin na ganyan. Ganyan ang pagbatil, paikot-ikot. Pagkatapos batilin ay ipahid nyo na sa inyong nabilog na dough na may palaman na ube. Yan. Ganyan po. Tahiran nyo lang para mag-brown siya pag naluto na at makinis, kumintab na parang bagong yung parang sahig na bagong nilalampasuhan. Yan. Yan po. Ayan po ang loob ng oven. Ang init-init po. Naku po. Dahan-dahan lang po. Baka mapasok kayo. O, ayan na. Ayan na po, mga mamamayang. Luto na ang ating Spanish bread at saka ang ating OB bread. Sana po nakuha ninyo ang ating recipe sa araw na ito. Sana po mag-like at mag-share kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay! Kain na po!